Good afternoon mga guys, medyo madilim na, alas 5 na rito ng hapon sa Australia. Saglit lang, ituturn ko yung light para talagang maliwanag tayo. Dahil andito ako sa office mga guys, sa Mariba Motor Inn Motel, kung saan yung business ni Brian, ng aking hari na makapangyarihan, ng aking love of my life. So, iuun natin yung ilaw para medyo maliwanag. Saglit lang. Ayko mga kaibigan, ito, balik tayo, may ilaw na tayo, medyo maliwanag na, maliwanag na. Naging bulol ako kasi excited ako mag-share sa inyo about today. Okay? So, andito tayo sa office. At ako'y mas maganda dito dahil napakainit. Medyo makapag-voice out ako ng aking gustong sabihin. So, mga kaibigan, ito na. Today is on the 19th of January. 2020. Ang bilis, ano? So, sasabihin ko, Pit Senior, Happy Fiesta! Viva Senior Santo Niño, mga kaibigan! Wala akong baby holy child Santo Niño, pero meron akong ganito. Pit Senior, Senior Santo Niño, mga kaibigan, kabayan around the world, kapiesta natin ito, kaselebrate natin ito every year. Okay, so andito ako ngayon sa Australia, as I said, far north Queensland, nandito ako naka-reside sa Mariba. So, nag-celebrate ako today for the first time, mga kaibigan, kay Holy Child Santo Niño. Ito ay aking personal devotion. Tulad ng sabi ko, kanya-kanya tayong mga paniwala. Kanya-kanya tayong mga belief. Kanya-kanya tayong mga pananaw sa ating mga relihiyon. Ang gusto ko lang dito, isi-share ko lang sa inyo yung kung bakit nagkaroon ako ng personal devotion, Holy Child, Senior Santo Niño, Pit Senior. Lahat naman kami magkakapatid, lahat kaming pamilya ay nagde-devote kami nito every year. Yun ang aming Holy Child Church sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Meron kaming Holy Child celebration every year, every third Sunday of January. So, kaya very memorable sa akin. Very, very, very sentimental moments pa sa akin today. So, mga guys, ito na nga tayo. Today, first time ko mag-attend ng Senior Santo Niño sa Mariba, sa Catholic Church. At hindi ako Catholic, mga guys, pero nang dahil kasi wala yung church ko dito, hindi nagsiselebrate ng Senior Santo Niño dito sa Mariba, Queensland, ay pumapasok ako, nag-a-attend ako ng Sunday service sa Catholic Church. It doesn't matter. Ang mahalaga kasi, mga guys, kahit saang simbahan, papasukin mo doon at mag-say ka ng iyong prayers, solemn na pagdadasala, pasasalamat sa Panginoon sa iyong nakamtan sa buhay mo, ay kahit saan pwede mong sabihin. Naniniwala ako, kahit sa sulok nga, pwede, kahit sa CR ka, pwede. Ang importante, yung napaka taimtiman mong pagdadasal. So ngayon, pumapasok ako ng Catholic Church ng aking Mariba mo, Australia. So, nag-celebrate sila. So, last year, hindi ako nakapag-celebrate, mga guys. Gawa ng, I had a major accident. It was a nightmare for me. There was 3 kings. So, mga guys, nag-ring yung phone. Pwede bang sagutin ko muna? Saglit, sorry talaga. Nasa office ako. Mariba Moro, yung Linda speaking. Brian is still asleep. Is taking his nap. Would you like to leave a message, Brian? Yeah, I think he's there at the back. I've seen him earlier, maybe half an hour ago. And I've said to him that with Brian now that he's at the back. I have to walk 2 minutes from here in the office. Alex? Yeah, I have to go back to the back chair, working shift. I'm in the office at the moment. Sure, I can't leave here because I have to ask nobody here in the office anyway. Does he have a mobile number? You can bring him back on his mobile.
I can't leave the office right now because I have smoking people in front of me. Yeah, you just try his call, his mobile. I hope he do. If not, then I will go, but I'm not sure because there's two guys here in front of me at the moment. Hello? Hello, are you there? Mga guys, ayan. Diyan tayo. Na-disturb mo sa phone. Okay lang. Yun ang aking nature ng job. Diyan, ibig sabihin, minsan mahirap. Kasi nga, pag weekends, walang tao. Kaya si Linda in charge. Ayan, okay. Tapos tayo, I'm sorry. Hindi ako pwedeng pumutol dito sa ating video gawa ng igagrab ko ang opportunity. So, yeah. Yung tao na yun, ang naghanap ng kanyang tao, nagtatrabaho, na hindi ako pwedeng umalis dito dahil may book-in akong inaantay. So, sorry na lang siya. So, mga guys, saan na ba tayo? Tulad ng sabi ko, yung devotion ko ay devotion din ninyo siguro. So, kung saan man akong lugar, as long my church, nandoon ako. Kasi ang paniniwala ko, kung time-timan yung sa puso mo, yung panalangin mo, kahit saan ka, nandoon ang Panginoon. Yun ang paniniwala ko. So, pumasok ako sa Catholic, nakipag-celebrate ako dahil nagkaroon ako ng, church, ng chance ngayon. Dahil I'm back to walking my foot, I was really glad na bumalik yung paglalakad ko. Akala ko that was it, stop my walking, I won't be able to walk back. But finally, again, Señor Santo Niño was there always for me. So, all through lahat na yon ay isa yung part sa ating trials. Ang daming trials, mga kaibigan. Pagsubok sa buhay, sacrifices, ang dami, kaya natin yan. Basta ang importante, nandito siya sa loob. So again, para sa akin, palagi siya sa aking wallet. Wherever I go, nasa bed ko siya, nakatabi pag ako'y nag-standby ng bahay. Ayan. Diba, ang cute? Meron akong ganito mga guys, talagang Señor Santo Niño sa bahay namin. Talagang binili ko siya sa Davao. Every time na mag-stop ako ng Davao Airport, galing ng Singapore, talagang pumupunta ako doon sa Cathedral, San Pedro Cathedral, Catholic Church. Yun ang pinaka-easy sa akin kahit Catholic siya dahil gusto ko lang umupo, magpasalamat sa Panginoon, lahat na ako'y dumating safe sa aeroplano at balik na naman. So bumili ako ng isa at aking inilagay doon sa taas ng main entrance door namin sa bahay. Ginawa ko siya ng bahay at pinaglalagyan ng bulaklak ng aking mga kapatid every time na Sunday. Nag-aas talaga ko na offeran siya ng flowers. Mga guys, maniwala kayo. Yung nangyari sa buhay ko, kahit isulat ko, ikwento ko sa inyo, hindi matatapos. Siguro abutin ako ng isang buwan, chapter by chapter. Di bali, nasa taas, alam niya, kinakausap ko yung Panginoon day by day, bago matulog at pagising ko. Sinasabi ko sa Panginoon na yung mga chapter ng life ko ay galing sa Kanya. Yun lang. So ayan, personal devotion, tapos na tayo dyan. Ang saya-saya doon kanina sa church. Na-meet ko silang lahat. Yung mga very open-minded, happy ladies, they are all red. They are all red like a carpet. Masaya akong nakita ko silang lahat. Hindi ako naka-red, pero mga guys, ang sarap ng pakiramdam na makita mo yung mga nagsiselebrate ng iyong devotion, Holy Child, ay up to the roof. Yung kasayahan nila, yung sincerity nila ng day na yan. So nararamdaman ko na I'm not away from home. Nandoon ako sa amin. Nakipag-celebrate din. Kasi nagsiselebrate din kami itong araw na to doon sa amin in Mindanao. So, ang tuwa-tuwa, nakita ko, nahawakan ko naman si Señor Santo Niño uli. Tumulo yung luha ko, sulim na aking pasasalamat sa Kanya. Thank you for this day na itinaas mo yung paa ko, ginising mo ako ng maaga at maghanda at ako'y nandito ngayon sa harap mo, mahal na Señor Santo Niño, para ikay pasasalamatan sa lahat na aking narating, sa lahat na aking nadaanan, sa lahat na aking mga prayers ay ipinakita mo, ibinigay mo, at ang mga milagro sa aking buhay, miracles
ay totoo, mga kaibigan. So, pinasalamatan ko siya. Ilang seconds, few minutes, 3 minutes yata ako doon umiiyak sa harap niya na ako'y taos pusong nag-embrace again. Today is a celebration of our holy child, the whole world, yung mga Kristiyano na naniniwala niyan ay nakikisabay ako sa ating celebration. Kaya, masaya akong sasabihin. Pet Senyor, Santo Niño! Pet Senyor, si Mama ko, sinasayaw ito mga guys nung buhay pa siya every year. But unfortunately, tulad ng sabi ko, ang emotional gawa na wala na siya, sinasayaw niya itong Santo Niño na sa amin doon sa simbahan at para nga ma-bless. So, tulad ng sabi ko guys, ni-share ko lang sa inyo kung ano yung aking paniniwala today. Na it's a blessed Sunday, a blessed Viva Senior Santo Niño today around the world. At ako'y naniniwala na as long tayo kumapit lang, naniniwala tayo, kundi kung hindi man ay sa inyo na rin yun. Para sa akin, ang sarap ng pakiramdam na mayroon akong maliit na libreta, bit-bit ko lagi sa aking wallet, kahit ako'y nasaan. Nung ako'y na-aksidente, mga kaibigan, nakalagay ito sa gilid ko. Bago ako matulog, nagpipray ako at nagkikiss. Pagkagising ko, ganun din. At ngayon, binigyan ako ni Brian ng little shrine after na anong pagka wala ng nanay ko, dahil sabi niya yun daw ay ako. Kung if I felt a bit lonely, miss my mother, if I feel like saying a prayer daw sa mama ko, doon daw dapat sa kung nasaan yung ito nakalagay. Kasi nilagay ko doon at saka yung Bible at saka fresh flowers, nag-offer ako doon. At tulad ng birthday ng mama ko, December 30, nag-offer ako sa kanya. Tinatawag ko siya, pasasalamatan ko siya for another year na sinelebrate ko yung birthday niya kahit wala na siya. At saka yung kanyang anniversary, death anniversary na aming isi-celebrate mga guys next this March. So, tulad ng sabi ko, ang haba ng aking daan, ang haba ng aking journey, I have a very long journey. At kailangan na daanan natin yun, yung journey na yun. Kanya-kanya tayong mga journey. Yung journey ko ay matinik, kunti. Pero, hinupa ng Panginoon. Mga guys, ito na. Na-celebrate natin today ang Señor Santo Niño. At masaya ako. Again, another year, then we will looking forward for next year. Oh, next year, 2021, doon na kami sa Brisbane. So, doon maghahanap naman ako kung saan doon church na pwede akong umaten. Dahil yun lang talaga ang aking kaligayahan. Wish ko yun. Ang sama lang ng loob ko last year, kasi hindi ako naka-attend. Dahil I had this accident, my foot had a broken bone. Fractured, broken bones. Tatlo. Diyan sa aking right foot, ankle mga guys. So, hindi ako naka-attend. I was in medication for 8 months. I have a physiotherapy schedule. So, kahit pag-uwi ko doon sa amin, hindi ko nagawa. So, by this time, exciting na a bit. Exciting, but a little bit of emotional. Dahil, again, makikita ko naman si mama ko doon sa cemetery, sa kanyang final resting place. Nasa taas na siya. So, again, sasabihin ko sa inyo mga kaibigan na share ko lang yung personal devotion ko. So, I hope and I pray next year there's another Viva Senior Santo Niño 2021. So, si Linda ay uling magpapasalamat sa inyo. Gusto man ninyo at hindi ang aking kwento, please, panoorin nyo na lang. Kasi, nakakatuwa din konti. Gustuhin ko man sabihin sa inyo na ang sarap mamuhay na merong genuine na
na belief, faith. Kasi masarap eh. Hindi mabigat yung araw-araw mo. Kasi nararamdaman ko na nandito ito lagi sa akin. This is my partner. My partner on my every breath of my life. Ito. So, mga guys, ganito na lang tayo. Nandito ako sa office tulad ng sabi ko sa inyo. Sorry sa interruption kanina sa phone dahil wala akong choice kundi sagutin dahil it's Sunday. Tomorrow we have a staff. Back to work tomorrow ang mga staff. So, si Linda ay magliliwaliw sa palibot. I am, again, very busy for my packing things. Dahil sa wakas, we are sure. Aalis na kami dito. I'm gonna miss Mariba motor in because I've been here for 4 years. So, this is like my daily life. Nandito ako lagi. Nandito yung gusto kong palibot dahil yung weather dito is 360 days a year. Always summer. Kung may winter man, walang snow. Ang winter dito ay medyo malamig lang konti na kailangan mong mag-medyas at mataas. Yan. Pero hindi snow, mga kaibigan. Parang Pilipinas, parang Singapore, kaya ang bilis kong nag-adapt dito. Yan, mga kaibigan. Tulad ng sabi ko, once again, nang ako'y nanghingi sa Panginoon, nadalhin mo ako sa lugar kung nasaan yung pinaparis mo sa akin na may lifetime partner. Lugar na kung alam mo kung saan yung aking, kung anong klaseng pagkatao ako, kung lugar na kung saan mo ako dapat ilalagay na ikatutuwa ng aking mga mahal sa buhay. Diba? Kasi ako nga lang ang haligi. Ako nga yung breadwinner. So, kung meron din akong masayang kaligayahang pangyayari sa life ko, masaya na rin sila. So, nandito ako sa Mariba. I love the weather here. Perfect for me. But, there is a reason on why we are moving. We are in a process of moving to Brisbane. Dahil may mga rason nga. At yun ay para sa aming kabutihan, sa aming kaligayan. And it's time. It is time to live in the boat for a while. And I love sea. And I love the sea. I love do fishing. I love fish. So, I love all about fishes. I love all about sea. The breeze. It feels great. Kung nakaupo ka sa likod ng boat, mga guys, tapos nagbibingang ng mga stars while having your barbecue at the back of the boat. It's precious. It's unbelievable. It's, hindi ko ma-explain ang feelings mo na yan. So, I am looking forward to that day. So, abangan lang si Linda dito sa aking channel sa Linda and Kroko Dugi in Australia. Now, will be in Brisbane. Guys, kung ano yung Kroko Dugi, yun ang aking Manny boy, yung Labrador dog namin, na baby namin, na tinatawag ko siyang Kroko Dugi dahil para siyang crocodile na dog. I think nakita niyo sa akong previous video, parang siyang crocodile, gumaganyan. Tapos yung mata niya ay gumaganyan paliwod. Kaya tinatawag ko, my croco doggy, crocodile dog boy. Very, very obedient, very polite dogs, and very well behaved. Masasabi ko sa inyo yan. Okay, mga guys, sign off na tayo. Once again, ako ay magpapasalamat. Napakatagal ito, 20 minutes, pero sana ba naman ay natuwa kayo o hindi, naboring kayo. Di ba nina, mga kaibigan? Panoorin na lang natin. Likes and share, please. At ito si Linda uli. Maraming salamat sa araw na ito. Gabi na naman mamaya at matutulog at bukas ay Lunes. Kayong lahat, Viva Senyor Santo Niño sa mga nagsiselebrate, lalo na sa Pilipinas. Okay? Bye!